guys, welcome po ulit sa aking channel. So ang gagawin ko pong video ngayon is magre-repair tayo ng television. So bali ito, nagawa ko na. So first time kong ginawa ito, nagkaroon ng problema ang power supply ng original na mainboard niya. Then ginamitan ko siya ng ibang power supply. So ayan siya guys, gumana na siya. So siya ay 39 inches. So dito, so ito ngayon ko lang natutunan to, kaya ituturo ko sa iyo kung paano ito gagawin. So kung paano yung connection niya. So ay matagal kasi na stuck dito, kaya medyo malikabok na. So ayan, gumana siya. Lagyan natin ng video. So ayan. So ayan guys, bumaga na siya, diba? I don't know. Nakagaling mo natin ulit. So ayan, bubuksan natin tatlo at titingnan natin yung loob, tapos tuturo ko sa inyo kung paano yung connection, tsaka ano ba yung mga required na voltage para makita yung mapagana yung mainboard niya. So ayan po yung mainboard, yung likod. So ito yung original, tapos ito yung ginamit kong power supply. So di ko na siya kinat. So, kung bahala ka na kung anong gusto mong design, anong gusto mong, kung paano mo siya i-fix, kung meron kang gusto mong gawin ganito. Ginawa kong ano kasi, di ko na siya hiniwalay. So, buo siya. Kubuo ko siyang sinalpak. So, pero bago nyan, anyayaan muna kita na mag-subscribe sa channel ko para ma-notify ka sa lahat ng videos ko. So, malaking tulong po yun. Salamat. So dito ngayon, i-disconnect muna natin yung mga supply. Ano yung nilagay ko kanina. Tapos alamin natin yung mga yung kailangan na voltage dito. So ayan. So ayan, disconnect dito siya. Kailangan natin ng tape. Hindi siya mag-short. Siya, hindi naman siya nagbibigit. So dito guys, kung mapapansin nyo, may tatlo siyang wire. So yung isa, automatic common ground. Sa mga gantong board kasi, ang kinakailangan ng supply niyan, may 12 volts, na 26 or 24, tsaka 5 volts. Pero dito, ang kinuha ko lang 12 tsaka 26 volts. So, paano mo siya ma-identify kung nasaan yung 12 or nasaan yung 26 volts? So, ito yung para sa mga baguhan po ulit. Pero, mga expert na dito, alam na kung paano. So, kung bago pa lang magkabit nito at hindi mo masyadong kabisado, tuturo ko sa ito, panoorin nyo to. So, ito kasi parehas lang sila. Magkakaparehas lang. So, paano mo ma-identify yung 12 volts sa 24 volts? So, kung mapapansin mo, mayroon dalawang diode dyan, ito. So, diode ang function po nyan. Ganon din dito. Meron din doon. Tapos, dito kasi, isang ganito yung ginamit. Tinanggal ko na din. Tapos, dalawang diode, rectifier diode. So, kadalasan kasi dito, ang gamit lang 26 at 12. So, ang kunin mo dito, so, common na yung ground. So, ito yung mga ground nito. Mga bakal na yan.
So yun yung mga ground. Ibig sabihin yung mga negative. So hindi mo na kailangan maghanap kung saan mo ikakabit. Basta may mga bakal na ganito, yun, common ground na yan. So dito, kailangan gagamit ka ng tester para mo ma-identify yung so since na di mo na alam yung wala na siyang ano supply, so di mo na siya masusukat gamit ang multimeter kung nasaan yung 12 volts o nasaan yung 24 or 26 volts. So ang gagawin mo dyan, hahanapin mo ulit yung amplifier. Kasi yung amplifier, 12 volts yung supply nun. So ito, madali na naman i-identify yung amplifier kesa yung voltage kung baguan ka pa lang din naman. So depende na yun kung ano yung technique na gagawin mo. So, pero ito yung tips ko sa'yo kung bago ka pa lang gumagawa nito. Ito, hanapin mo lang yung speaker kung nasaan siya pumunta. So yung malapit na IC sa kanya, yun na yung ampli. Okay, so pero tingnan mo rin yung connection kasi iba-iba yung design. Basta tingnan mo yung positive input ng amplifier, yun na yung input din dito. So yun yung manggagaling dito. So ito, masusukat natin sa tester sa DC voltage. Masusukat natin, pero dito hindi natin makukuha kasi wala na siyang supply. So continuity yung gagamitin natin. So since sa pareha sila sa board na hawak ko, dito yung amplifier. So amplifier, so matik na yan, may capacitor yan na malaki, yung pinang malapit sa kanya. So ito yun, ito yung capacitor natin. So hanapin mo ngayon yung input ng positive. So ang gagawin mo lang dito, tingnan mo lang yung positive ng capacitor na sa likod. Then pupunta, ano ka sa continuity. Ayan. So, ayan yung hindi niya. Tapos, kung saan yung capacitor ng amplifier, doon may tututok yung positive. So, yung pupunta ka sa likod ng board, so, kung nandyan yung hinang. So, yung capacitor na yun, yung supply ng amplifier, so, ito na yun siya kasi may linya siya dito pupunta positive. Negative. So since na ito yung negative tapos positive, punta ka sa likod. Then magkatabi yun kanina, di ba? So ito yung capacitor na isa, ito yung positive. So ang gagawin mo lang dyan, lagay mo yung positive dito. Tapos hanapin mo kung nasaan sa dalawa na to yung may shorted na palo ng tester. So ayan. So ayan. Ayan siya. Sa zero, di ba? Tapos dito, wala. So automatic na yun. Ito na yung 12 volts, ito yung 24. So tandaan mo 'yan, lagi mo na ng tanda kung hindi mo masyadong abisado para hindi ka malito. So ayan lang. Tingnan mo lang siya diyan tapos dito. Okay. Sa buo, yung power supply natin, kailangan mo talagang mag-voltage sa reading dyan. Kailangan mo pag-anahin yung main board na isasalpak mo kung wala kang power supply. Ah. Mag-ayon siya. Mag-ayon sa ayon sa speed. Then, plug-in mo yung power supply. Kasi sa plug-in na, hindi pala kita. So, ayan. So, ayan. Tapos, magka-ground ka na lang. So, ito yung mga common ground. Tapos, tingnan mo yung 12 saka 24. So, dito ka sa output na to. So, ayan yung 12. Ayan, 12. Then, sa kabila naman, ayan yung 24. 25. 5 volts.
Naglalaro yun sa 24, 25, 26. So, ayan. Tapos, dito. Okay. So, ipoconnect natin siya ulit. Disconnect. So, since naman nakita mo na yung 12 volts, nalagyan mo na ng tanda, madali mo na lang siyang i-connect. Kuha ka lang ng mga wires. Connect mo lang siya. So, since ito na yung 12 volts natin kanina, punta tayo ito sa kabila na. I-jump na lang natin. Tapos yung 24. So, nag-cut na ako ng diode kasi shorted to. Dalawa. Kaya nasunod yung power supply. Dito. Tapos yung ground natin, yung negative. So, yung common ground, sabi ko kanina kung nasaan yung mga metal na ganito. So, yun yung common ground. Connected mo yung dyan. Ayan lang. Tapos, saka na ulit. Since na meron siyang standby, kulay pula. So, nag-open na siya. Tingnan natin si lalim. So, ayun. Gumana na siya. Ganun lang. Itong ginawa namin natin na to is ano lang, para lang sa kung wala kang available na board then gusto ng may-ari ay makamura lang siya sa paggawa. So, pwede mo lang siyang gawin. So, mas mura kasi ito kaysa sa bibili siya ng bagong board. Kasi ang gusto niya, ano lang, masyadong mataas yung tubos. So, yan, ginawan ko siya ng paraan para makamura naman si tatay. So, ayun lang. Ganyan lang yung connection niya. Oops, magana to. So, ayan. So, ayan. Ito yung 12 volts natin. Pumasad yun sa 12. Tapos yung 24, ito. 24 volts. Tsaka yung ground, common. So, napunta siya sa USB port. So, is punta yung sa tuner. So, yun yung common ground. Ay, yung nga pala guys, take note pagka gagawa po tayo ng ganito. So, itetesting din natin. Kaya ang ginagawa ko ngayon, itetesting ko siya kung magtatagal pa siya. Kasi minsan daw kasi dito may nag-overheat. So, hindi compatible. So, ayun, i-observe mo lang siya ng matagal. Kahit mga 2 oras siguro para break in siya. So, ayun lang. Salamat sa panonood. I hope na may natutunan ko sa channel ko. Kung bago pa lang sa channel nito, don't forget to like and subscribe na rin para lagi kang ma-update. Ma-notify sa mga videos. So, ayun lang. Salamat sa panonood.